Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. So, we have to prepare for any contingencies that might happen in the immediate future. And that is the kind of capability that our defense and security sector must prepare for. Pilipinas, hindi dapat sumali sa gera ng ibang bansa. Contingency plan dapat na ihanda sakaling maipit sa gulo ng ibang bansa. I just reminded Mrs. Ramos on how FBR, when he became president, was a symbol of stability. After all the tumultuous events of 1986, when he came into the presidency, he brought calm and he brought stability to our country. Dating Pangulong Fidel V. Ramos, itinuturing ni President Ferdinand Marcos Jr. na simbolo ng katatagan. Hinihintay na lang po natin yung fund allocation, no? Pero we were given assurance by the Secretary of Budget and Management, no? In fact, kausap po siya kagabi, no? And sinasabi niya na ready na yung pondo para dito. Pondo para sa libreng sakay sa EDSA busway tatagal pa hanggang Disyembre ayon sa Department of Transportation. Wala muna ang bentahan ng pagkain diyan sa Virgin Islands. Sightseeing lang. Let the people, let the tourists enjoy the beauty of the place in its natural state. Pagbibenta ng mga pagkain sa Virgin Island Bohol, pinatitigil na ng lokal na pamahalaan. Aktibidad sa isla nilimitahan na. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayun din sa Radyo La Verdad, 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Hindi dapat na makisali ang Pilipinas sa gera ng ibang bansa. Gayunman, ayon kay National Security Council Deputy Director General Michael Eric Castillo, dapat maghanda ng contingency plan ng bansa sakaling maipis sa crossfire ng mga magkakaaway na bansa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. What we need to prepare for immediately and urgently is the capability to respond to any foreseeable contingencies. Labag sa konstitusyon ng Pilipinas ang makisali sa gera ng ibang bansa. Gayunman, sinabi ni National Security Council Deputy Director General Michael Eric Castillo na hindi tayo dapat maging kampante sakaling sumiklab ang gera sa mga kalapit bansa. Remember that in this part of the region, there are four flashpoints for conflict. You have the Senkaku in Japan, you have the North Korea issue, you have the Taiwan issue, and you also have the West Philippine Sea issue. Aniya, maaari tayong maipit sa crossfire, kaya dapat pa rin natin itong paghandaan. So, we have to prepare for any contingencies that might happen in the immediate future. And that is the kind of capability that our defense and security sector must prepare for. Sinabi din ni Castillo na walang dahilan para magsimula ng gera ang China laban sa Estados Unidos dahil lamang sa ginawang pagbisita ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan. There is no reason for China to initiate an open armed conflict with the U.S. just because of a Pelosi visit. Remember that is a non-material interest or value. It's only, if at all, ideational value that China is so concerned about. It's also not in the interest of the U.S. to start or to trigger an armed confrontation with China because it is in the interest of the U.S. to keep the status quo. Umilit ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil nais ng China na mapasa ilalim muli sa kanilang bansa ang Taiwan sa ilalim ng One China Policy na mahigpit namang tinututulan ng Taiwan. Leia Ilagan, UNTV.
News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang resolusyon ang inihain sa Senado na layong tignan ang epekto ng krisis sa pagitan ng Russia at Ukraine sa seguridad ng enerhiya sa Pilipinas. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at krudo sa pandaigdigang merkado na nakaapekto sa lokal na presyo sa bansa. Batay sa datos ng senador, mula Enero hanggang Mayo 2022, tumaas ng 22% ang presyo ng gasolina, habang 49% naman ang itinaas sa presyo ng diesel. Para sa mambabatas, kailangang siyasatin ng maigi ang short, medium at long-term effects ng Russia-Ukraine crisis sa ekonomiya ng Pilipinas at sa supply ng langis at presyo nito. Hindi na rin anya kakayanin ng taong bayan ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nagdulot din ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court ang arraignment ng suspect sa shooting incident na si Chow Tiao Yumol. Naniniwala naman ang dating chairperson ng Presidential Anti-Corruption Commission na si Greco Bellica na may mental illness issues ang suspect. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Hinihiling ng mga abogado ng suspect sa Ateneo shooting incident na si Dr. Chow Tiao Yumol na masuri ito ng medical expert dahil may senyalis umano na may problema ito sa pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit ipinagpaliban ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang nakatakda nitong arraignment ngayong araw. Inilipat na ito sa September 16, 2022. Nahaharap sa 3 counts ng murder, isang count ng frustrated murder at paglabag sa anti-carnapping law si Yumol. Samantala, inihayag naman ni dating former chairperson ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Greco Bellica na kapwa niya nakaharap si Yumol at dating Lamitan City Mayor Furigay. Bunsod ito ng mga reklamo ni Yumol laban sa mga Furigay. Sa isang panayam, naniniwala naman si Bellica na may problema sa pag-iisip si Yumol. Nung makita ko siya, makilala ko siya. Balik-balik sa opisina ko, alam ko na na mga psychiatric tendencies to na hindi maganda. Isang mad, isang angry man. Anya, ginawa ng kanyang tanggapan ng magagawa nito upang tulungan si Yumol kaugnay ng mga reklamo nito sa mga Furigay at hanggang sa maisampa na nga ang mga reklamo sa Office of the Ombudsman. Ang puntos na isang po yung kaso, hindi siya nakapag-antay. Nakaabot kay Presidente ito eh. Tapos nagtatanong si Presidente, pakimbestigahan niya. Inimbestiga namin, sumagot yung mga Furigay, sumagot ulit sa DILG. Tapos kinasuhan sila sa ombudsman dahil yun naman po ang SOP namin lahat. Hindi lang din anya PACC ang tumulong kay Yumol kaugnay ng mga reklamo nito, kundi maging ibang ahensya ng gobyerno at personalidad. Ang dami yung kausap ko, may senador, may general, senaryo, may minister. Ang dami yung kausap niya, hindi ko totoong maliit na tao, mahinang tao yan. Hindi, ang kulit yan. Pinakamaraming tulong na naibigay ko, talaga na abuso niya ng opisina ko. Kasalukuyang nakadetine si Yumol sa Bureau of Jail Management and Penology sa Quezon City dahil sa pamamaril sa dating alkalde at tatlo pang iba noong July 24. Kahapon sa hiwalay na arraignment para naman sa mga kasong malicious mischief at illegal possession ng firearms, naghai ng not guilty plea si Dr. Yumol. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan sa Interior and Local Government Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. sa mga alkalde at gobernador na palakasin ang kanilang barangay anti-drug councils. Ito'y upang mapanatili ang maiting na kampanya sa illegal na droga. Kabilang sa mandato ng BADAC ay ang pagtukoy sa mga drug-affected area, pagbuo ng plan of action, pagbibigay ng sapat na kaalaman sa mga tanod at iba pang individual na kasama sa kampanya kontra droga, pag-alalay sa mga gumagamit ng droga at pag-monitor sa mga individual na sumasa ilalim sa rehabilitasyon. Nais rin ni Secretary Abalos sa paitingin ng LGUs ang mga hakbang sa pagtugon sa karahasan sa mga babae at bata.
Bumuo ng grupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tututok sa mga isyong umuusbong sa implementasyon ng Mandanas-Garcia ruling. Ayon sa Pangulo, kailangang pag-aralang mabuti ng gobyerno ang alokasyon ng mga pondo na ibinibigay sa lokal na pamahalaan upang hindi rin naman sila mapabayaan sa kanilang mga pangangailangan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pangungunahan ng Department of the Interior and Local Government ang grupo na titingin sa desentralisasyon o pagkakabahagi ng tungkulin ng local at national government dahil sa implementasyon ng Mandanas-Garcia ruling. Partikular rin na titingnan ng grupo ang ibinibigay na pondo sa mga lokal na pamahalaan at kung papaano mapapaunlad ang kapasidad at kakayahan nito na tanggapin ng mga ibababang programa galing sa mga ahensya ng national government. Ang Mandanas-Garcia ruling ay mula sa isang petisyong inihain sa Korte Suprema kung saan natukoy na hindi lamang dapat sa Internal Revenue Allotment o IRA nang gagaling ang pondo ng mga LGU, kundi may bahagi ding dapat matanggap mula sa kita ng pamahalaang nasyonal na tinawag ngayong National Tax Allotment o NATA. Ang pondo na galing sa NATA ay ilalaan pa rin sa mga pangunahing programa, proyekto at serbisyo batay sa isinasaad ng Local Government Code. Ngunit ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahirap pang maipatupad ang naturang ruling sa ibang syudad. Kaya naman tinitingnan nila kung ano ba talaga ang nararapat na matanggap na pondo ng mga LGU. Gayun din ang papel na ibinigay sa lokal na pamahalaan na minsan anya ay hindi nagagawa dahil na rin sa kakulangan ng pondo at kakayahan. Inihalimbawa ng Pangulo ang Land Use Plan kung saan ilan sa mga LGU ay hirap itong ipatupad dahil sa isyu ng pondo at mga taong magpapatupad nito. Isa pa anyang isyu ay ang pagpapagawa ng mga school building. Ayon kay PBBM, nakausap na niya si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ukol sa isyu kung papaano ipapagawa ang school building dahil hindi malinaw kung sino gagawa at magbabayad nito. May pondo naman daw ang DepEd pero hindi ito sapat. Naiisip ni Pangulong Marcos na magpadala ng materyales o pondohan o tulungan ng LGU sa problemang ito. Kaya naman nais ng punong ehekutibo na maresolba ang isyung ito sa implementasyon ng Mandanas-Garcia ruling at matukoy ang pagkukunan ng pondo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong itinalagang opisyal ng pamahalaan. Kabilang dito si na Dr. Samuel Sakate na Director General ng Food and Drug Administration at retired Brigadier General Roman Felix bilang Secretary ng Office of the Presidential Advisor on Military Affairs o OPAMA. Nanumpa rin ang mga undersecretaries ng OPAMA na sina retired Major General Ariel Kakulitan at retired General Isagani Neres. Kasama rin dito si Attorney Nesauro Firme bilang membro ng Judicial and Bar Council. Inumpisahan na ng China ang massive military drills ito sa karagatan sa palibot ng Taiwan. Kasunod ito ng kontrobersyal na pagbisita ni U.S. House Speaker Nancy Pelosi sa island territory. Iginiit naman ng Taiwan na maliwanag na paglabag ito sa sovereignty at tahasang pagharang sa sakop ng teritoryo. Nagdaos ang conference sa United Nations kahapon. Dito binatikos ni UN Chief Antonio Guterres ang mga dambuhalang oil at gas companies. Ito ang balita ni Rachel Bolivar. First, it is immoral for oil and gas companies to be making record profits from this energy crisis on the back of the poorest people and communities and at a massive cost to the climate. The combined profits of the largest energy companies in the first quarter of this year are close to $100 billion. Tahasang kinundina ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang umano'y record profits ng malalaking kumpanya sa industriya ng langis at gasolina mula sa nararanasang krisis sa enerhiya. Bunsod nito, hinimok ng UN Chief ang lahat ng pamahalaan nabuwisan ng mga kumpanyang ito at gamiting pondo upang suportahan ng mga pinakanaghihirap sa panahong ito.
Maging mga tao sa lahat ng dako, hinimok din ito na magpaabot ng malinaw na mensahe sa fossil fuel industry dahil sa epekto ng umano'y pananamantala upang kumita ng labis-labis. And I urge people everywhere to send a clear message to the fossil fuel industry and their financiers that this grotesque greed is punishing the poorest and most vulnerable people while destroying our only common home, the planet. Samantala, ilan pa sa mga nabanggit na rekomendasyon ni UN Chief Guterres kaugnay ng energy crisis ay ang epektibong pangangasiwa sa energy demand, lalo na sa developed countries, at pagpapabilis ng transisyon ng enerhiya patungong renewables na kadalasan ay mas mura kaysa fossil fuels. Gayon din ang pribado at multilateral finance para sa pagpapalawig ng green energy transition. Region Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan na ngayong araw ang burol ni dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Heritage Park sa Taguig City. Kasama sa mga unang nagpunta upang magpaabot ng pakikiramay, si President Ferdinand Marcos Jr., miyembro ng kanyang gabinete at iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dati, sino-sino ang mga pinayagang bumisita sa burol ni dating Pangulong Ramos ngayong araw? Monica, limitado lamang ang pinapayagan pang pumunta sa burol ni dating Pangulong Fidel Ramos ngayong araw. At mula nga kanina, Monica, alas 7 ng umaga hanggang 2:30 ngayong hapon ay tanging mga opisyal ng pamahalaan ang pinapayagan na pumunta dito. At kaninang alas 3 naman hanggang alas 4:30 ng hapon ay ang dating mga miyembro ng kanyang gabinete. Pasado alas 10 kaninang umaga nang dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa burol ni dating Pangulong Fidel Ramos. Suot ang itim na armband, personal itong nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya Ramos sa pangunguna ni dating unang ginang Amilita Ramos. Para sa Pangulo, simbolo ng katatagan si FBR na isa ring malayong kamag-anak ng kanyang pamilya. I just came to, of course, offer my condolences to the family, to the former president's wife. You also must remember that we are related with FBR, and so it is also a family event, the loss of FBR. I just reminded Mrs. Ramos of how FBR, when he became president, was a symbol of stability. After all the tumultuous events of 1986, when he came into the presidency, he brought calm and he brought stability to our country. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, mananatili ang mga alaala ng dating presidente na kilala rin bilang isang veteranong sundalo. And for that, we will always be grateful to him and for all his service. All throughout his life, as a soldier and as a public servant. And for that, we clearly have suffered a loss for our country. But the memories of him will be good because of all the good work he did for the Philippines. Hindi nagtagal, umalis din ang Pangulo kasama sina Executive Secretary Victor Rodriguez, House Speaker Martin Romualdez, Special Assistant to the President Anton Lagdameyo. Personal ding nakikiramay ang iba pang miyembro ng kanyang gabinete, ilang dating mambabatas tulad nina former Senate President Vicente Tito Soto III at former House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Kwento ng mga ito, isang workaholic, patas at nakipagtrabaho siya kahit ano pa mang partido. He worked with us. Siguro yun ang isa sa magandang pwedeng gayahin ng ating mga political leaders. No, shed off the political colors when it comes to the for the good of the country. Walang mga favoritism so ano ha, basta ang kanyang mga decision always based on the reality of the facts. He was the best president we've had in 65 years, the best. So we're really sorry to hear him go, to see him go, but
his memory will always be with us. Bilang isang sundalo, ayon kay dating Presidential Assistant for Mindanao, Jesus Duresa, sa panahon ni Ramos, stricto din na leader ang dating Pangulo. He was a military man before and he was very strict, but he was always very accommodating to everyone. Samantala, bukas naman mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon ay maaari pa rin dumalaw ang mga government official kasama ang mga miyembro ng diplomatic corps, business community at civil society organizations. Alas 3 hanggang alas 4:30 ng hapon ay para sa mga dating miyembro ng Malacañang Press Corps, Department of National Defense Press Corps at foreign correspondents. Sa Sabado, ang mga taga-AFP, iba pang law enforcement agency at West Point Society ang inaasahang darating. Ang public viewing naman ay nakaschedule sa Linggo, August 7 hanggang August 8. Sa August 9, ililibing sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng dating Pangulong Ramos. Bibigyan siya ng state funeral at full military honors bilang pagkilala sa war veteran, dating general at 12th Pangulo ng bansa. Monica, nagpasalamat naman ang pamilya Ramos sa pakikiramay at gayon din ng assistance mula sa pamahalaan dito sa nagiging burol nga ni dating Pangulong Ramos. At kabilang pa kanina, Monica, sa mga dumating dito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang hindi niya makalimutan kay FBR ay isa ito sa mga nagtulak sa kanya para tumakbo. At isa rin yon sa mga isa rin si FBR sa mga tumulong sa kanya. Ayon pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa ring stricto na pangulo itong dating Pangulong Ramos bilang isang miyembro ng Armed Forces. At bukod kay Pangulong Rodrigo Duterte, former president, dumating din sina dating Senador Chufisto Gingona, Labor Secretary Silvestre Bello III, nandito rin kanina si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio, si former Presidential Legal Chief Sal Panelo, former National Security Advisor Hermogenes Esperon, si Senator Robin Padilla, dating Secretary Carlito Galvez, at gayon din si former Secretary of the Interior and Local Government Eduardo Anyo. So Monica, magtatagal pa nga itong burol ni dating Pangulong Ramos sa Lunes, which is August 9. At yan ang ating pinakahuling balita mula dito sa Taguig. Balik kay Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Pinabulaan ng Malacañang ang kumakalat sa social media na idineklara ng palasyo bilang special non-working day ang August 9, araw ng state funeral ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Sa Facebook post, si Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sinabi nito na walang katotohanan na ginawang holiday ang nasabing petsa. Payo ng palasyo, maging mapanuri sa mga nababasa at nakikita sa social media. Tiniyak ng Department of Transportation na may pondo na para sa pagpapatupad ng libreng sakay sa EDSA Carousel hanggang sa Disyembre. Plano rin ng kagawaran na magpatayo pa ng mas maraming bus station sa naturang ruta. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Alam niyo po yung libreng sakay, ito po ay pinapa-extend ng ating presidente para makatulong sa ating mga mananakay, lalong-lalo na yung mga naapektuhan ng pandemya, no? Tuloy ang libreng sakay sa mga pampasaherong bus sa ruta ng EDSA Carousel hanggang December 31, 2022. Ito ang tiniyak ng kagawaran ng transportasyon matapos makumpirma sa Department of Budget and Management na may pondo pa para sa naturang programa. Una na kasing sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Cheloy Garafil na hanggang September 6 na lang ang natitirang pondo nila para sa libreng sakay. Hinihintay na lang po natin yung fund allocation, no? Pero we were given assurance by the Secretary of Budget and Management, no? In fact, kausap po siya kagabi, no? And sinasabi niya na ready na yung pondo para dito. Karagdagang bus stations naman ang binuksan dito sa EDSA Carousel, partikular na sa mga kanto ng Rojas Boulevard at Taft Avenue.
Plano ng Department of Transportation na hanggat maaari ay makapagbukas ng mas marami pang bus station sa ruta para sa kaginhawaan ng mga pasahero. Ang iniisip natin if we can add more median stops, gagawin po natin yan. No? Kasi ngayon, we have only 13 median stops. No? But with the opening of these two bus stops, magiging 15 na po dito sa ating EDSA busway. No? Para naman sa ilang pasahero, laking ginhawa ito para sa kanilang pagbiyahe. Ayun, makakatulong din kasi at least meron ditong daanan papunta doon. Kasi noon kasi doon sila nagbababa eh. So medyo delikado. Kaya okay yun dito. Maganda po kasi para yung mga malalapit dito eh hindi sila mahirapan sa pagsakay. Mas madali po, mas safe. Tsaka bukod doon pagbabawin niyo po ng overpass, automatic sakay agad. Isa sa pangunahing tinitingnan ng DOTR ay ang pagpapatayo ng bus station sa bahagi ng EDSA Magallanes. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mangangailangan ng 50 bilyong piso ang National Commission of Senior Citizens para mapondohan ang dobleng pensyon para sa mga mahihirap na lola't lola sa bansa. Pagtiyak naman ng Department of Budget and Management o DBM, hahanapan nila ng pondo ang bagong batas. Ito ang balita ni Harleen Delgado. I'm confident that from the assurances of the different government agencies, including the Department of Finance, mapupunduhan po ito. But it really will depend on our legislative bill. Sa susunod na taon na, inaasahan ng National Commission of Senior Citizens o NCSC maipatutupad ang Republic Act No. 11916 o ang batas na magdodoble sa buwan ng social pension ng indigent senior citizens mula 500 piso sa 1,000 piso. Ayon kay NCSC Chairperson Franklin Quijano, 50 bilyong piso ang kakailanganing pondo para rito. Kumpiyansa naman ng grupo na matitiyak ng Kongreso ang paglalagay ng pondo para rito sa proposed national budget sa susunod na taon. Kamakailan lang nagpahayag ng pagkabahala si House Deputy Speaker at Batangas Representative Ralph Recto na baka hindi na maisama ang probisyon sa pondo ng batas sa isusumiting National Expenditure Program ng Executive Department na maglalaman ng panukalang 2023 National Budget. At kapag ganito ang nangyari, ang Kongreso na ang magliligtas sa batas kapag nagsimula na ang deliberasyon para sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon sa Malacanang, sa August 22, inaasahang isusumite sa Kongreso ang panukalang 2023 National Budget. Nangako naman ang Department of Budget and Management na pag-aaralang mabuti ang batas para mapondohan nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na masusi silang makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at sa NCSC para sa pagbalangkas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas na magsisilbing panuntunan sa pagpapatupad nito. Una nang nanawagan ng ilang mambabatas na mahanapan agad ng pondo ang batas upang maipatupad sa lalong madaling panahon. Anila, kailangan na ng ating mga lolo't lola na hirap sa buhay ng dagdag na tulong sa gitna ng mga nagtataasang presyo ng mga bilihin. Tiniyak naman ng NCSC na sisimplihan na lamang din ang proseso at requirement alinsunod anya sa direktiba ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Nakahanda na rin anya ang komisyon para sa transition mula DSWD patungong NCSC na siya nang mangunguna sa magiging implementasyon ng batas. We are one with the voice of the legislators. Na wag naman gawing komplikado. But there has to be some basis for determining yung bakit ang isang senior citizen ay indigent. And I guess this basic minimum requirements must be met. Mahigit 4 milyong indigent senior citizens sa bansa ang makikinabang sa naturang batas. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hintulutan ng Department of Education ang mga eskwelahan na magpatupad ng class shifting schedule. Ito ay para maiwasan ng overcrowding ng mga estudyante at mapanatili ang social distancing sa mga eskwelahan kapag ipinatutupad na ang full face-to-face classes sa Nobyembre.
Ito ang balita ni Janice Enjeto. We are not keep prescribing a maximum or minimum number right now with the schools only because we want to give the schools flexibility kasi iba-iba yung size ng rooms nila. So we want to give the schools flexibility kung ilan yung pwedeng ma-accommodate with physical distancing. As of August 4, 2022, umabot na sa 15.2 million ang bilang ng mga estudyanteng nag-enroll para sa school year 2022 to 2023. Ayon sa Department of Education, lagpas na ito sa kalahati ng 28 million target enrollees ngayong darating na pasukan. At dahil halos dalawang linggo na lamang ang nalalabi bago ang muling pagbubukas ng klase, puspusan na ang paghahandang ginagawa ng mga paaralan. Ilan sa tinitingnan ngayon ng mga eskwelahan at lokal na pamahalaan ay kung papaano pagkakasyahin ang bilang ng mga estudyante sa loob ng isang classroom kasabay ng pagpapanatili ng social distancing, lalo pa ngayon na muli na namang tumaas ang mga kaso ng COVID-19. Ayon sa Department of Education, may mga paaralan pa rin na umaabot ng 60 hanggang 80 ang bilang ng mga estudyante sa kada classroom. Kaya't ikinukonsidera ngayon ng DepEd ang pagpapatupad ng shifting schedule sa klase, lalo na sa mga paaralan na may mataas na populasyon ng mga estudyante. Sa ngayon po, pre-pandemic pa lang, yan na yung problema. Sa ngayon, we are looking at yung mga shifting sa classes para po, so mayroong schedule ng umaga, mayroong schedule ng panghapon to ensure po na kasya sila at meron pa rin pong physical distancing. So that is one of the parang quick interventions that we're looking at the moment, ma'am. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, naka-line up na sa proyekto ng DepEd ang pagtatayo ng karagdagang mga classroom upang matugunan ang dami ng mga mag-aaral. Pero sa ngayon ay naghahanap pa ang DepEd ng mga lokasyon. Sa rural areas, wala po tayong problema. Mas madali siyang ma-accommodate. The problem is in Metro Manila. And the problem with Metro Manila is even if we had the budget to reconstruct or have new construction po, no? The problem is the space. Wala rin po tayong areas dito na pwede mag-construct. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papayagan pa rin ang mga piling paaralan na magpatupad ng blended learning sakaling kulang sa mga pasilidad ang isang paaralan. Janice Enjeto, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unti-unti nang nakakabangon ang industriya ng sapatos sa Marikina City. At dahil magre-resume na ang face-to-face classes sa mga paaralan, mabili na ang mga ito, lalo na ang mga school shoes. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa ngayon, masaya po kami ngayon kasi nag-back to school na. Kaya marami na pong orders na nagagawa po kami ngayon. Kabilang ang Marikina shoe industry sa mga lubhang naapektuhan ng pandemya, halos 2 taon na matamlay ang kanilang negosyo. Kaya ilan sa kanila, kundi tuluyang nagsara, ay nagbawas ng produksyon o humanap ng ibang papagkakakitaan. Ngunit ngayon, kahit paano ay nakababangon na sila. Doble ang produksyon ng sapatos sa pabrika ni Mang Noel kasabay ng unti-unting pagbubukas ng ekonomiya. Ngayon, dumarami na ang tumatangkilik, lalo na ang mga nagpapaaral ng kanilang mga anak. Si Aling Arlene na kasama ang kanyang mga kamag-anak na galing pa ng Batangas, lumuwas sila dito para makabili ng mura at dekalidad na uri ng sapatos. Lagi po kami dito bumibili every school year. Natatapos po yung taon hindi po nasisira ang sapatos. Matibay po. Gawa sa leather ang mga sapatos dito at mabibili lamang sa halagang 400 hanggang 1,300 piso kada pares. Ayon naman kay Aling G, lumaki na lamang ang mga paa ng kanyang anak kaya papalitan nila ang sapatos pero nagagamit pa rin ito ng kanyang pinagbigyan. Yung sapatos dito mga mura, tsaka tumatagal po sa mga bata. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Marikina City, nasa 110 na lamang ang mga gumagawa ng sapatos ngayon sa lugar mula sa dating 152 bago tumindi ang epekto ng pandemya. Gumagawa sila ng paraan para matulungang makabangon ang mga ito at hindi tuloy ang mawala ang pagiging shoe capital ng lungsod. Meron po tayong mga ordinansa na mga nagawa katulad po ng mga tax exemption po, tinatawag na tax amnesty po sa lahat po ng gumagawa ng sapatos. Good for 5 years.
para unti-unti pong makatulong sa ating mga gumagawa ng sapatos. Nais ng mga manufacturer ng sapatos dito sa Marikina na maibalik ang tatak Pilipino sa paggawa ng sapatos. Bukod sa makatutulong na ito sa ekonomiya, ay makapagdaragdag pa ng trabaho sa ating bansa. Sa bawat isang sapatos na nabibili mo, siguro mga 10 hanggang 15 po na individual sa pamilya po ang natutulungan mo. Panawagan naman ng lokal na pamahalaan ng Marikina at mga shoe manufacturer tangkiligin ang sariling atin. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawamput apat ang patay sa rumaragasang tubig baha sa Eastern Uganda. Kulang 6,000 naman ang napilitang lumikas dahil sa kalamidad. Ito ang balita ni Early Briones. Pumapaw ang dalawang ilog sa silangang bahagi ng Uganda dahil sa matinding pag-ulan mula pa noong weekend. Pinakamatinding na apektuhan ang lungsod ng Imbale. Maraming bahay, tindahan at kalsada ang nalubog sa tubig baha. Hindi bababa sa 24 ang nasawi, samantalang mahigit 5,600 mamamayan ang napilitang lumikas dahil sa rumaragasang baha. Problema rin ang malinis na tubig na inumin para sa 400,000 mga residente. Dahil sa di pa rin mainam na kalagayan ng panahon, apektado ang rescue efforts at may mga lugar na hindi pa mapuntahan ng mga otoridad. 3 health centers sa Imbale ang napinsala at maraming tao ang kinakailangang bumiyahin na nasa 100 kilometro upang makapagpatingin sa pinakamalapit na ospital. Nagpadala na ang Uganda government ng emergency supplies sa mga apektadong residente sa Imbale at nakikipag-ugnay na sa humanitarian aid agencies para sa temporary shelters. Early Briones, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gaya ng COVID-19, mabilis ding nakahahawa ang monkeypox, lalo na kung nagkaroon ng pakikisalamuha sa isang positibo nito. May payo naman ang isang infectious disease expert kung paano may iwasan na mahawa ng monkeypox. Ito ang balita nila Lane Moreno. Ang pinaka-common nito yung respiratory droplet, no? Pag nakipag-usap ka yung talsik ng laway. Pangunahing paraan ng hawaan ng monkeypox ay sa pamamagitan ng intimate close contact, gaya ng pagyakap, pakikipag-usap ng matagal at malapitan, at maging ang pakikipagtalik. Wala pang isang oras ang itinatagal para makahawa ang isang taong may monkeypox. Kaya naman ayon kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, distansya ang kailangan upang hindi mahawa nito. Gaya ng COVID-19, dapat magawa ang tamang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at maging ng pagligo kapag galing sa labas kung saan posibleng may makasalamuha na may monkeypox. Importante pa rin na maghugas ng kamay, no? Kung alimbawa nanggaling ka sa mga ganitong department store, nag-ano ka, then you have to wash your hands or you have to wash yourself, you have to take a bath. Ayon pa kay Dr. Solante, hindi dapat ginagamit ang damit, sapin sa kama at kubyertos na ginamit o nahawakan ng isang monkeypox patient. Itong virus na to, pwedeng tumatagal doon sa mga damit kung saan yung monkeypox sinusuot niya or yung mga beddings, no? But hindi pa natin alam kung are this virus na nakikita sa mga damit will be considered as highly transmissible, especially pag tumatagal na, no? Kasi alam naman natin na pag mga inanimate object ang virus, hindi ganun katagal, no? Namamatay sila, no? Dapat meron ding tamang disinfection. Ang mga nagamit na mask o anumang bagay na itatapon ng pasyente dapat ay nilalagay sa hiwalay na trash bag at may label na highly infectious o nakahahawa. Mahalagang tandaan ng publiko ang mga ito upang hindi mahawa ng monkeypox. Paliwanag pa ni Dr. Solante na kamamatay lang ang monkeypox kapag nagkaroon ng komplikasyon ang isang individual na infected nito. Isang rare complication ng monkeypox ay encephalitis o pamamaga ng utak, pneumonia at infection sa balat. At ang pinakamalala ay ang pagkabulag. Maski hindi ka gagamutin, maghihilom lang yung mga sugat mo at you can survive, no? But there are rare complications of monkeypox.
At yung isa pa dyan, yung nabubulag, no? Loss of vision. Doon sa mga namamatay ngayon na nakikita sa mga non-endemic countries, kadalasan dito are those are HIV positive, and alam naman natin pag HIV positive ka, you are also immunocompromised. Babala na eksperto, mas madaling kapitan ng monkeypox at makaranas na komplikasyon ang mga taong immunocompromised o may makasakit. Laylayin Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nawala ng trabaho ang mga manggagawa sa Cordillera Administrative Region dulot ng tumamang lindol. Kaya naman bahagi ng hakbang ng Department of Labor and Employment na matulungan ang mga ito ay ang pagbibigay sa kanila ng emergency employment. Ito ang balita ni JP Nunez. Marami nagdagsa po ang tulong, lalong-lalo na sa probinsya ng Abra, ang matutulungan ng Department of Labor and Employment sa Tupad ay 4,625 workers. Although, patuloy na tumutulong ang Department of Labor and Employment. 21 establisimiento sa Abra ay sarado pa rin hanggang ngayon. Kaya naman nasa 426 na manggagawa ang nawala ng trabaho mula sa formal sector. Bukod pa rito ang mga manggagawa sa informal sector, kabilang ang mga mangingisda at magsasaka. Ilalatag pa ng DOLE ang maaaring mga trabahong ibigay sa kanila at kung magkano ang kanilang pwedeng sahurin. Ayon kay DOLE CAR Regional Director Nathaniel Lacambra, may nakalaang pondo na 50 million pesos para sa rehabilitasyon at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o tupad sa mga nasa Abra. Nakapagpamahagi na rin ng tulong ang DOLE CAR sa mga manggagawang nangangailangan ng tulong. Actually, na na-release ngayon is 25 million pondo to cover. Sabi ko, i-focus muna natin to 25 million dun sa mga buildings ang tinamaan. Pero naghihirap din yung ating mga kababayan doon dahil ang mga kalsada ay sarado. So hindi sila makabiyahe ng kanilang mga produkto. As far as Abra is concerned, 8 of the 21 million, 8 million lang na disburse namin as of yesterday. Isang miyembro sa bawat pamilya ang maaaring makatanggap ng ayuda mula sa tupad program ng DOLE. Kinakailangan lang nilang magpresenta ng ID upang ma-validate ang kanilang impormasyon at tirahan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga lokal na pamahalaan, partikular na sa mga lugar sa Luzon na lubhang naapektuhan ng malakas na lindol kamakailan. Ito ay upang makapaghanap na ng mga lugar o pasilidad na maaaring gamitin upang makasabay sa klase ang mga estudyante, lalo't malapit na ang pasukan sa darating na August 22. Ito ang balita ni Janice Inhente. Yung temporary learning spaces, yan yung made out of light materials. At yan talaga yung unang tinitingnan natin. The only problem there is that, of course, the numbers keep on growing. We have restraints with budget. So we have to ensure na kung hindi natin kakayanin lahat ng temporary learning spaces, we will also, that's why we're also coordinating with the barangays. Desidido na ang Department of Education na ituloy pa rin ang pagbubukas ng klase sa darating na August 22. Sa kabila ito ng maraming mga paaralan sa Northern Luzon ang naapektuhan ng nangyaring lindol kamakailan. Kaya naman ngayon pa lamang nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan ng DepEd upang makahanap ng mga lugar na maaaring gawing temporary learning spaces at iba pang pasilidad kung saan pwedeng magklase ang mga estudyante. We are coordinating with the LGU, specifically the barangays. Kung meron pa silang mga places like basketball courts, rooms that they are not using, we are also looking at tapping into the private sector kung meron po silang maibibigay na mga rooms para sa ating learners. But that's an option aside from the option of what I said was putting up temporary learning spaces itself, no? Ayon kay
Deputy DepEd Spokesperson Michael Poa, hindi bababa sa 3 araw ang pagpapatayo ng Temporary Learning Spaces o TLS at inihahanda na ng kagawaran ang magiging budget para rito. Pero kung kukulangin pa rin sa pasilidad, tuloy pa rin ang klase ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng blended learning o magkahalong online at modules. Nagre-realign din po kami dito ngayon sa DepEd. Kung may mga projects na hindi naman priority or hindi na matutuloy, kung may savings, nire-realign po natin yan ngayon para din po dun sa quick intervention natin sa mga temporary learning spaces. So to ensure yung mga safety protocols po natin, aside from those learning spaces, we are also considering either blended, of course, and shifting of class schedules. Sa ulat ng DepEd, 427 na mga paaralan ang nagkaroon ng infrastructure damages. 621 classrooms ang totally damaged at nasa 1,271 naman na mga silid-aralan ang bahagyang nasira. Sa kabuuan, aabot sa higit 2.1 billion pesos ang pondong kakailanganin para sa repair at reconstruction ng mga nasirang paaralan. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DepEd sa LGUs sa mga lugar na may paaralan na naapektuhan ng lindol upang makapagsimula na rin ang pagtatayo ng temporary learning spaces bago ang pasukan sa August 22. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagbukas ang Office of the Vice President ng Karagdagang Satellite Office sa Bacolod City. Ito na ang 7th satellite office ng OVP na layong mailapit sa komunidad ang opisina ng Vice Presidente para sa mas mabilis na access ng publiko sa social services ng OVP. 200 aplikante naman ang unang nabigyan ng serbisyo ng bagong bukas na OVP Satellite Office sa Bacolod simula na mag-operate ito noong Lunes, August 1. Meanwhile, as of yesterday, OVP has already processed claims for medical and burial assistance amounting to 36,476,494 pesos and 32 centavos and already released the amount of 11,482,023 pesos and 40 centavos for OVP NCR and the satellite offices. Ipinagbabawal muna ng lokal na pamahalaan ng Panglaos sa Bohol ang pagbebenta ng anumang uri ng pagkain sa Virgin Island. Kasunod ito sa napaulat na overpricing ng mga seafood kamakailan. Nilimitahan din sa sightseeing ang mga aktibidad sa isla habang iniimbestigahan ng insidente. Ito ang balita ni Gladys Tawabi. The investigation themselves. Nakapunta na nga siya sa area, sa Virgin Island, and may mga nakita din siya doon sa situation and asked about the prices sa mga binibenta na pagkain doon. Kinumpirma ng probinsya ng Bohol at lokal na pamahalan ng Panglao na medyo may kamahalan o may kataasan ang presyo ng mga bilihin at pagkain gaya ng seafood sa Virgin Island. Matapos ang ginawang imbestigasyon at pagsusuri sa isla, nagpa siya ang lokal na pamahalaan ng Panglao na ipatigil muna ang pagbibenta ng mga pagkain doon simula kahapon. Nilimitahan na rin muna sa sightseeing ang aktibidad sa isla. Wala muna ang bentahan ng pagkain diyan sa Virgin Island. Sightseeing lang. Let the people, let the tourists enjoy the beauty of the place in its natural state without the yung mga nilagay ng mga tao, mga talipapa, that could also spoil the beauty of the place. Plano ngayon ng LGU na maglagay ng food street o night market upang mabigyan ng alternatibong pagkakakitaan ang mga mawawalan ng hanap buhay. Ayon pa kay Atty. Handa Lagunay, walang ipapataw na parusa sa mga food vendor. Tanging pakiusap nila, bigyan ng patas at makatarungang presyo ng pagkain ang mga turista. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa Department of Trade and Industry upang ma-regulate ang presyo ng mga pagkain dito, lalo't hindi kabilang ang seafood sa mga itinuturing na basic commodities. Bumuo na rin ang task force upang tutukan ang issue ng overpricing at hindi maulit ang nangyari. Gladys Tawabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang crew sa isang fast food chain sa Estados Unidos ang binaril dahil sa malamig na french fries.
Kinasuhan na ng attempted murder ang gunman. Nag-ugat ang pamamaril dahil sa malamig na french fries na inireklamo ng ina ng suspect. Nananatili namang nasa kritikal na kondisyon ang biktima. Ang suspect na nakilalang si Michael Morgan, 20 taong gulang, ay naharap sa attempted murder at criminal possession ng armas. Dati na itong naaresto dahil sa sari-saring paglabag. Naging kontrobersyal ang isang panukalang batas kamakailan na naglalayong ideklara ang ghosting o biglang hindi pagpaparamdam ng karelasyon bilang emotional offense. Ngunit ayon sa isang clinical psychologist, bagamat may masamang epekto ito sa isang tao, hindi naman ito sapat na dahilan upang ituring itong malaking kasalanan. Ito ang balita ni Lucille Llorel. Meron ako naging relasyon dati. Pero to social media lang kami nagkakakilala, nag-video call. Tapos dumating yung punto talaga na after 1 year, bigla na lang din nagparamdam. Tinatanong mo sa sarili mo kung ano ba talaga yung problema. Ba't na lang nawala siya bigla? Walang kaide-ideya si Bea, hindi niya tunay na pangalan, kung bakit bigla na lang hindi nagparamdam ang 2 taon na niyang karelasyon. Nagtataka siya nang basta na lang itong pinutol ang lahat ng kanilang komunikasyon. Malaki ang naging epekto ng nangyaring ito kay Bea, mentally at emotionally. Wala kasi siyang kaalam-alam kung ano na ang nangyari sa kanyang nobyo o kung ano ang kanyang nagawa, kaya bigla na lang itong hindi nagparamdam. Nakakababa siya ng self-esteem sa sarili mo, na parang ano bang kulang sa'yo, ano bang nagawa mo. Maraming tanong kung bakit dahil sa bigla ang pagkawalan. Dahil sa naging karanasan ni Bea, natakot siyang pumasok muli sa isang bagong relasyon. Ayon kay Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist, maaaring maihalin tulad sa taong namatayan ang taong nag-ghost, lalo na kapag matagal na ang isang relasyon. Siyempre, na-cut off yung communication, tapos matagal yung relationship mo, and then all of a sudden, biglang nawala. It's like saying na there's a sudden loss of a person. Ganun din yung pakiramdam din ng isang taong na nawala ng iyong mahal na mahal mo, tapos biglang hindi na nagpakita. Maraming naiiwang tanong sa taong na-ghost o basta na lang iniwan. May malaking epekto ito sa kanyang mental health na maaaring mauwi sa feeling of depression. Eventually, mag-iisip ka na, ako ba talaga may kasalanan? Bababa yung self-esteem ko, yung level of confidence ko. Kasi wala naman siya, na wala naman akong ginawang mali eh. Once na pakiramdaman mo yun, tendencies are yung magkakaroon ka ng possibility of or feelings of depression. Kasi aalinahanan mo lahat yung mga nakaraan eh. And remember, when you talk of depression, it's always about what happened in the past. Ang negatibong epekto ng ghosting sa isang tao ang dahilan kung bakit nais ni Negros Oriental Arnolfo Teves Jr. na ideklarang emotional offense ang ghosting. Sa ilalim ng kanyang inihaing House Bill No. 611, inilarawan ng mambabatas ang ghosting sa bigla ang pagputol sa lahat ng komunikasyon na maaaring magdulot ng mental, physical, at emotional exhaustion sa taong iniwan. Isaanya itong uri ng emotional abuse na nangyayari sa pagitan ng 2 taong in a dating relationship. Pero nakasaad dito na limitado lamang ito sa opposite sex o sa lalaki sa babae at vice versa. Tinukoy naman ng mambabatas ang isang dating relationship bilang isang sitwasyon kung saan nagsasama ang 2 tao bilang mag-asawa pero hindi natatali sa batas dahil hindi ikinasal. Gayun din ang 2 taong romantically involved sa isa't isa at nasa continuing basis ng kanilang relasyon. Hindi naman itinuturing na nasa in a dating relationship ang kaswal lang na magkakilala. Gayunman, walang multa o parusa na kalakip sa nasabing panukalang batas. Sa kabila ng masamang epekto ng ghosting, hindi sang-ayon si Dr. Garcia na ituring itong emotional offense. Baka baka naman wala ng manligaw niyan at wala nang tumanggap naman. Diba, parang baka mamaya sabihin, baka mag-ghosting ka. Sa akin kasi it happens, parang it's a natural, it happens in any relationship na may mga tao talagang manipulative ang behavior na parang papaasa. Diba, sa akin paasa tapos yung pala wala alam.
ayon sa doktor, mas maiging pagtuunan na lang ng pansin ng nabiktima ng ghosting ang kanyang sarili kaysa sa maghabol sa taong bigla na lang nawala na parang bula. I don't think it's a very good revenge or parang pang-rest back na sinasabi. Dapat maintindihan mo rin na baka itong ghost, nag-ghost sa'yo, ha? Tatandaan mo, guilty ba sila? Hindi. Wala nga siguro silang konsensya kung bakit nila ginawa yun. So, ikaw, isipin mo, mga walang kwenta ang tao, yun ang ghost. Kaya ikaw, may halaga yung buhay mo, kaya lalo mo dapat pahalagahan. Dagdag pa ng doktor, normal lang na makaranas ng lungkot o galit kung ikaw ay nag-ghost. Pero hindi ito dapat maging batayan upang hindi ka na umusad at muling magmahal. Lucilio Ren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, bakit kaya nawawalan tayo ng ganang kumain kapag tayo ay may sakit? Kahit pa nagugutom na tayo, ha? Kapag tayo po ay may sakit, minsan ayaw mismo ng katawan natin na tayo po ay kumain. Ang dahilan ay dahil ginagamit po ng katawan ang lakas nito upang labanan ang infection sa loob ng ating pong katawan. Ang tinatawag na endocrine system na isang bahagi po ng ating katawan ang responsable upang maghatid ng enerhiya sa ating buong katawan. Kapag tayo ay kumakain, gumagamit ang katawan ng enerhiya upang madala ang pagkain sa ating pong mga sikmura. At dahil dyan, mahihirapan po ang katawan na labanan ng impeksyon kung magtatrabaho pa ito habang tayo ay kumakain. Yan ang dahilan kung bakit minsan kapag tayo po ay may sakit, nawawalan tayo ng gana kumain. Dahil gusto ng katawan na makapag-focus sa paglaban sa infeksyon. At ito ang dahilan kung bakit dapat nating panatilihing malakas ang ating immune system upang makayanan ang mga sakit na nakukuha po natin. Kaya minsan, kung may sakit ka, huwag mo na rin ipilit na kumain kung ayaw ng katawan mo. Pero syempre, depende pa rin yan sa sasabihin ng mga doktor. Sana may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kala ko, matutuloy yung pagtawa ni Monica kanina. Sa palitan ng ghosting na yan eh. Oo nga. Naranasan mo na ba yan, ang mag-ghosting o ng ghosting? Ang panahon kasi namin, wala pang ganung terminology. Hindi ko alam kung nakapang-ghosting ako, nakag-na-ghosting ako. May mga bigla na lang nawawala. Bigla na lang nawawala. Oo. Hindi nagpaparamdam. Mm-hmm. Parang baligtad. Di ba pag nag-ghost ka, nagpaparamdam, parang ganun. Dapat sa'yo nagpaparamdam, ano? Mm-hmm. Mm. Baka nalilito yung paso ng bill. Pero di ba, parang too much naman nga nagawin siguro siyang correct. Batas. Correct. Although alam naman natin na masakit talaga emotionally yung makaranas ka ng ghosting. So siguro sa mga nagbabalak mag-ghosting dyan, huwag nyo lang gawin. Tapusin nyo na lang ng maayos. Usok yung, na maayos, no? Di ba, yung relasyon ko. Kasi may nahihiya eh. Parang ayaw niya masaktan. Talaga ba? Sa totoo lang ha, hindi ko naman nila lahat, pero sabi nila, and based din sa malamang sa experience ko, lalaki talaga mahilig sa mag-ghosting. Mag-ghosting. Bakit ba? Bakit ba ganyan naman? Hindi ko alam, hindi mo naman mag-ghosting. Parang tuloy ako na nito eh. Pero nakalimutan sasabihin ko ito, tulad niyan. Ngayon, may mga nag-message na naman doon sa ating YouTube natin, sabi ng isa. Ano ba sana yung message? Unahin ko muna ito ha. Tignan mo ha. Galing kay Milestorm Fury. Sabi niya, ghosting? Ano siya? May question mark. Ghosting? Kahilig niyo kasi sa social media, magpakilala. Old school, dating mas maganda. Tsaka huwag masyadong balat sibuyas. Ang tawag daw naman doon ng iba, boodle love. Boodle love? Iba-iba na talaga sabi yung mga terminology. Ano yan? Sabi niya si Lady Irenea. Mm. Yan. Yun lang. Ang sabi ng iba. Pero meron pa rito. Tignan, meron pa. Sapa. Sabi naman dito ano ba dito? Old school ah. Ito. Scammer daw. Sabi na iba, scammer. Ano ba ito? Tantanan nyo na huwag magpapabola, sabi.
Yun. Pero yun nga, di ba, nadadaan naman sa magandang usapan niya. Huwag na lang parang bula na mawawala. Parang ghost nga na mawawala. Sigila siya ata na ghosting dati. O sige tayo. Mas maganda kay ano, may ano tayong ano lagi, may salita ng Diyos tayo para. Mm-hmm. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan 3:20 na nagsasabi, sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.